good morning mga ka-DIY. So ngayong umaga ay may bago na naman tayong tools na pag-aaralan. Ito yung ating bagong drill press. So pero bago yan, salamat sa nag-sponsor sa aking mabait na ate. Shoutout nga pala kay sa mga tropa kong si FO1 Bernardo at FO1 Otara. At dun sa nagpapa-shoutout kay Bonbon TV. So tara, explore natin kung sulit ba itong drill press na to. At papakita ko sa inyo kung paano natin siya inassemble at kung paano natin siya gagamitin. So tara! So yung mga ka-DIY, assemble na natin yung ating drill press. So ito yung ating base plate. So ilalagay na natin yung ating column. So lagay natin muna yung lock washer. Kasi lagi itong magbabibrate, laging may magbabibrate itong base. So maganda may lock washer tayo para hindi siya luluwag. So ito yung magsisecure na hindi siya luluwag. Yan, pag na-assemble na natin yung base plate niya tsaka yung column niya, so ilagay na natin yung table assembly, no? So medyo masikip yung ating table assembly, so pupukin natin ang rubber mallet, no? Kabit na natin tong tong table lock. Ngayon ay kabit na natin yung ating drill press head assembly, no? Din lalagyan natin siya dun sa taas ng column. Ngayon kung makikita niyo, meron siyang dalawang set ng screw. Ito yung magiging lock niya. Siyempre yung head niya, yung feed shaft niya, naka-align dito sa ating base plate, no? Bago natin sikipan. So pag naka-align na yung ating head, pwede na natin itong sikipan gamit itong kasamang allen, no? Allen wrench. So yan, guys, no? So ikabit na natin tong handle dito sa feed shaft. No? Yan. So yun, ngayon guys, kakabit na natin tong ating chuck. Pero bago yun, so kailangan nating iiwas yung table kasi pupukpukin natin to. No? So punasan muna natin ng gasolina o kerosene tong spindle niya kasi madulas pa siya. So punasan natin ng solvent na pwede magtanggal dun sa dulas. Kerosene pwede na, no? Hindi na madulas, no? So yan guys, gagamit tayo ng a piece of wood para pang sapin dun sa ating chuck para hindi naman magasgas. Tapos pukpukin lang natin. Bahagya lang, huwag naman yung sobrang lakas.
Okay na. Kapit na siya. So install na rin natin tong dust cover na. So meron siyang lock screw. Lugan lang muna natin. So meron siyang slot dito, may butas. Ito natin papatamain yung tatlong lock screw. So yan. So pwede nating adjustan yung height niya. So ngayon naman, kabit naman natin yung ating belt. So ito yung lock niya. Sa natin. Yan, makikita natin yung mga pulley. So pero bago natin ito lagyan ng belt, i-secure muna natin na hindi nakasaksak yung ating drill press. Kasi baka biglang umikot, kawawa naman yung kamay natin. No? So, basic lang naman yung paglalagay. Depende sa speed na gusto nyo. So dapat yung ating belt ay magkatapat. Kung nandun sa, since ito ay nasa pangalawang slot, nandito siya sa pangalawa. So dapat ito, nandito din sa pangalawang slot. So slide lang natin, paikutin lang natin yung pulley. Paikutin lang natin, no? Para pumasok yun. So kung napansin natin, medyo maluwag pa yan. So sisikipan natin to. So ito, hihilahin natin. Pag ganun. So para mahila natin ito pag ganun, so ito yung magiging adjustment knob niya. So luwagan lang natin to. Tulak natin to. Ayun oh, kita niyo gumalaw oh. Oh, ayun oh. So pag tulak niyo, may spring naman 'yan. So pag snugly na siya, ipitin na natin. Yan. Check natin yung belt. Okay, snugly na siya. Pwede na yan. Sara na natin yung cover. Sige guys, testing na natin. No? Slide pataas. Ganda ng tunog. Tahimik. Pino. No? So yan guys, na-assemble na natin. So ngayon, pag-aralan na natin siya kung paano gamitin. So umpisahan natin dun sa pagsiset ng speed ng ating drill press. So para maset natin yung speed, ililipat natin itong ating belt dun sa desired slot, dun sa pulley. So nandito naman sa chart yun. So depende sa pagkakalagay nyo dun sa pulley kung anong RPM yung kayang i-produce. So yung speed ng ating drill press ay nakadepende rin naman dun sa material na bubutasin at dun sa laki ng ating drill bit na gagamitin. So pero sa atin, ilalagay lang natin sa gitna, no? So para mas madali natin siyang matanggal yung belt, luluwagan natin tong ating knob. Ito, tong adjustment knob niya. No? So yan. Madali nang gagalaw yung motor. Makakagalaw na siya. So huwag natin kalipot lang, ilock din yung ating pulley. No, ilock din natin siya, higpitan natin muna siya. Yan, hindi na siya natatanggal. So dito naman sa isa. Oh, mahigpit naman siya. So set natin sa gitna, sa mid-range lang ng speed, no? So yan, sa gitna. So sa gitna rin naman siya dito. Yung nakakapit sa ating spindle. So kailangan tapatan sila. No, magkatapat sila. So ayan. So set na tayo diyan. So ito naman sa working table niya, kung nakikita nyo. So nandito yung lock handle niya. Paluwag. Paluwag. Pasikip. So napakaganda naman ng material niya, mukhang heavy duty. No. And then makikita nyo dito, meron siyang calibration ng angle. Kasi itong table na to, pwede nating ipihit sideways. So, set lang natin siya sa 0 degree. So, yan guys. Kung nakikita nyo, nasa 0 na siya.
dito. So, yun. So, ipantay na natin yung table dun sa chuck, no? Then, ilock na natin. So, lagyan na natin ng drill bit. So, snug tight lang. So, isakto natin dun sa butas para hindi masira yung bits at hindi rin masira yung ating table base. So, yan. Gitna siya, no? So, kung medyo naiilang kayo dito sa pinaka-dust cover niya, pwede naman natin itong tanggalin. Pero, mas safe kung nakakabit to. Kasi, for example, mahaba ang buhok mo, nalipad ng hangin, accidentally, so hindi siya pupulupot dito sa ating chuck at hindi kayo masasabunutan o hindi mahihila yung buhok nyo. Kaya mas magandang may ganito. At the same time, pag nabali yung ating drill bit, pwede siyang tumalsik sa ating mata. So kung may ganito, mas safe tayo. Tsaka yung kung kahoy naman, yung mga alikabok, mas less yung chance na mapunta sa mata nyo o malipad sa mukha nyo. So kaya mas magandang nakakabit to. Ito rin yung isa sa mga nagustuhan ko kay Lotus. Sa ibang brand kasi walang ganito eh. So pumunta naman tayo dito sa gilid ng ating drill press. So kung mapapansin nyo, meron siya ditong dial, no? And then meron tayo ditong arrow, no? So pwede kasi nating iset yung depth nung pagbobore natin o yung pagbubutas natin, no? So ito yung magiging panglock niya. Etong dalawang nut. So for example, gusto natin ng 1 inch lang yung magiging lalim ng butas natin. So isiset natin siya dyan. So 1 inch lang, no? So napaka-useful nito kung gagawa kayo ng multiple boring, no? Kung gagawa kayo ng maramihang butas, lalo sa kahoy. So nakaset na siya. So isa pa sa mga kinonsider ko bakit ko pinili itong Lotus compared sa other Chinese brand is yung kanyang motor. Mas powerful yung motor nito. Ang power kasi nito ay 350 watts or 1.5 horsepower, no? Sa ibang mga Chinese brand kasi na kaparehas niyang merong 13 mm drilling capacity, 1/3 lang yung kanyang horsepower. So mas malakas yung motor nito compared dun sa other Chinese brand na 13 mm din. At hindi rin siya ganun kamahal compare sa ibang brand, no? And alam naman natin na kapag Lotus, quality talaga yan. Kahit Chinese brand, quality naman, no? So ngayon naman guys, susubukan na natin paandarin o gamitin tong ating drill press, no? So subukan muna natin sa kahoy. So ipatong natin sa ating working table. And then gumamit kayo ng, may mga nabibili naman ng mga ano, drill press clamp. So pero pansamantala, ito muna yung gagamitin ko. So i-on na natin. Oh, napakatahimik ng tunog. At kung titingnan nyo, obserbahan nyo, tingnan nyo kung sumasayaw yung bala natin, kung nag-wobble siya, no? Pero dito sa ating drill press, okay, tuwid na tuwid, oh. Wala siyang palag, hindi gumagalaw. At napakatahimik din ang tunog. Napakapino. Isa pa sa magandang features nitong Lotus drill press. So, may lock, may cover yung kanyang power switch. Yeah, may lock. No? Kailangan mo itong itaas para mabuksan. And then pag inon mo, naka-on na yan, no? Magana na yung motor, umiikot na. Pag gusto mo siyang patayin, i-diin mo na lang to. Hihinto na siya, no? Mamamatay na siya. Then guys, so mukhang okay naman tong ating Lotus drill press na nabili, no? So base sa unang testing natin, so napakaganda naman ang naging resulta. So napakaganda ng tunog ng makina. At nagawa niya naman yung ating task na kailangang magawa niya.